Uy, 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 uy. Okay, nahulog ang ating mga fishing rods. Oh, si Marios. Medyo si Mama, hello. Medyo maingay masyado si Mama, so umaalis yung mga isda. Madal-dal ka eh. Umaalis, matagal-tagal itong makakahuli. So ito, is libre naman dito. Libre naman siya, ang babayaran mo lang is yung bait. This is yung Bulawan Resort. Wala kayong magawa, pwede kayong mag-fishing. Pwede nyong kainin yung pinangisdaan nyo, pwede nyong pakawalan lang din. Kayo bahala. Pero kung 50 per kilo. Pag lulutuin nyo yung hinuli nyo. Pero pag hindi, pwede nyo nang pakawalan lang. Ayun, may small fishes, may small fishes. Pero yung gusto natin na Mari, yung big fish, yung sinlaki mo. Tutulungan ka namin na Mari. Don't be scared. Yun nga, tinamad na si Mama sa may arawan. So lumipat siya dito sa loob ng bahay. Sige, pantay ng bahay. Habang nagpe-fishing. Kasi ayaw niya maarawan. So mas tahimik na siya ngayon. So mas malaki na yung chance na makahuli si Mama. So, sana makahuli. Ako naman, mag-internet. Mag-google tayo kung paano ang huli ng isda. Siyempre, kailangan gamitan natin ang strategy. So according sa akin na research, pinakamaganda ay early morning or early afternoon. Late morning na tayo ngayon. 11:30 ba? Kaya wala tayong nahuhuli. So according sa ating na study, mas gusto rin nila, pag mainit ang panahon, mas gusto nila sa mas komportableng lugar. So, mas gusto nila sa malalamig at na komportable. So, kung dahil ngayon, dahil medyo maaraw, ang best place at maghuli, tama itong posisyon ni Mama. Medyo makulimlim. Pero feeling ko mas maganda sa ilalim ng bahay, ilalim ng mga bridge at cottage. So, tingnan natin kung ano matututunan natin today. Okay, so, hindi na ako makapag-antay na hapon kasi ang tagal. 11:30 pa lang, 1 o'clock daw yung the best time. So, mag-iisda muna ako kasi nakainip. Kahit ko lang mahuli, at least tinry. So, tingnan natin. Kukuha ako ng bait ngayon. So, mapunta na ako sa may bait. Kinuha ng kapatid ko eh. Sinuro nila. So, kailangan ako humingi. So, thank you. Ayan, hihingi tayo ng bait ngayon. Paano ba yung bait? Ito yung bait natin. Pitsugin lang siya. So, kung mag-fishing kayo sa ganito, maganda bumili kayo ng uod sa labas. Kasi hindi na sila nagbibenta ng uod. Dati nagbibenta sila, so akalan ko meron sila ngayon. Ngayon parang arena lang. So hindi ko alam kung type nila to. E kung 23 years na tong fishing place. E kung sawang-sawa na yung mga isda sa arena, oh, kaya hirap kami makahuli. Siguro. Kasi 23 years na ito na yung kinakain nila. So kung gusto nyo makahuli ng malalaki, I suggest dalaki ng mga bait. Ba, Mari? Face mask. Oh, so ito yung hook natin. Medyo maliit lang. So pag mamimili kayo ng hook, huwag masyadong malaki yung bait nyo kasi depende, kung gusto nyo malaki isda, lakihan nyo. Pero pag ganito kalaki, medyo mas onti yung isda nyo mahuhuli kasi hindi kaya ng ibang isda. Ngingit-ngitin lang nila hanggang maubos. Hindi totoo yan. So kung gusto mo unang kagat, hook ka agad, liitan mo lang yung bait mo. So ito yung technique ko ng bata ko, hindi ko alam kung gagana pa siya. Ngayon, nahanap tayo ng spot. So according nga sa research natin, yung medyo makulimlim na lugar. So nakikita natin, medyo open masyado itong lugar na to, mainit. Mainitan din yung mga isda. Bola lang yan! Siguro maganda yung spot na yun, yung ilalim na yun. So pupunta tayo doon sa ilalim na yun. Tingnan natin, baka malaki chance natin doon. Or baka off-limits siya. Pero try natin. Ay, may mga imagination tayo ng mga bata tayo na mas tago ang lugar, mas onti ang tao. Feeling natin mas marami ang isda. So, nakaka-excite din yung ganung pakiramdam. Diba pa, minsan feeling mo mas malayo sa tao, feeling mo mas marami doon. Tingnan natin kung gagana siya ngayon. Kasi dun sa lugar na yun, may nagpapatugtog pa ng music, medyo nakabulabog ng isda. So dito, medyo mag-isa tayo. Subukan natin kung maganda dito. Medyo mali ko lang, hindi ako nagdala ng extra bait. So pag kukuha ko ng bait, pupuntahan ko na naman yung mga kapatid ko dun sa malayo. Eh, ikaw kasi eh. Medyo nahihirapan ako iswing sa may lalim. Yun! So yun, nasa loob na siya. So hopefully, may kumagat. Huwag natin masyadong ilubog kasi gusto natin suspended lang siya sa tubig. Kasi pag tumama siya sa sahig, so baka isipin ng isda, lupa lang siya. Hindi totoo yan. Ayan, ang nararamdaman ko may kumakagat. So medyo maganda spot natin. Ang key dito is patience. Pero alam mo naman, sa panahon ngayon, medyo mababa ang attention span ng mga kabataan. Tulad ko, mababa na attention span ko. Mabilis tayo mainip.
So yan, paminsan dahil nainip tayo, ginagalaw-galaw natin. So iwasan natin gawin yan. Inaalala ko nung bata ako, mahilig ko siyang galawin. Mayroon disiplina! So mabilis mabulabog ang mga tilapia dito kasi syempre, buong buhay nila, nararamdaman nilang may sumusubok na humuli sa kanila. Yung 23 years, andyan lang sila. So, dahil arena ang gamit natin, so we'll check natin sa every 5 minutes. Baka nalusaw na yung arena natin or natuklap-tuklap na siya. Kaya mas gusto ko yung worm, yung uod, kasi nakahulma siya sa hook. So malabong mangitmit siya o malabo siyang malusaw dahil uod naman siya. So may syunga-syunga moment tayo. Nasipa ako yung fishing rod papunta sa tubig. Plus Mario Chef. Buti na lang bamboo siya at lumulutang. Napulot ko pa siya ulit. Huwag ka na lang akwiran, ha? Pero basa na siya ngayon, kadiri. So check natin ang bait, dahil nagalaw siya, maganda, lumipat na tayo ng pwesto. So as you can see, andyan pa yung bait natin, maganda yung pagkagawa natin. Ma'am, galing mo pala andyan ah! So delegay natin siya sa medyo suspicious na lugar. Maganda yung walang idea yung mga tao, mga isda, kung may tao o wala. Ang mga isda, kailangan, pagkagat na pagkagat, hatakin mo siya kagad pataas. Kasi ang nagiging problema, pag hindi mo nahatak pataas, hindi susundot yung hook mo sa labi ng isda. Kaya maganda, hawak-hawak mo siya. At pag naramdaman mong kinagat na siya, pipitikin mo siya pataas para kumapit yung hook. Paminsan, swerte, kahit hindi mo ipitikin, nahuhook na yung isda. Pero mas sigurado pag konting pipitikin mo lang pataas. Hindi naman ako eksperto dito, pero nung bata ako kasi na-addict ako sa isang anime. Ayan. So yun. So kita nyo? Pinitik ko pataas, so may nahuli tayong isda. So, yehey! So, medyo maliit lang. So, sabi ko sa inyo, magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Medyo papahingayin lang natin isda kasi mas gusto kong humihinga siya. Okay. So, hindi ako prepared na makakahuli ako. So, wala akong balde, wala akong pambuhat. Kawawa naman yung isda kung bubuhati ko siya gamit yung hook ng malayong lugar. Ayoko naman siyang kainin kasi masyado siyang maliit. So, papahingayin ko muna siya dyan. Antayin natin yung pamangkin ko para makita niyo isda. So, swerte natin. Unang bait natin, nakahuli tayo. So, nakadalawang minuto na. Mabilis na pagod yung isda. So, more or less, nagre-relax na siya. So, mas okay din na pakawalan siya ng medyo relax na para hindi na siya masyadong lumaban sa lupa. Okay? Kasi kawawa naman. Ayun na. Gusto natin siya mapakawalan ng maayos. So, pagpagurin lang natin sandali. Kasi medyo mahirap tanggalin yung hook. So yun yung sinasabi ko sa inyo na pag na-hook nyo siya ng maayos, pag napitik mo siya ng maayos, makikita mo, mag-hook talaga yung hook. Will you please repeat it? So sakto, nung naramdaman kong umaandar na yung hook, ay yung tali, pinitik ko na siya pataas. Ngayon may kayabangan to. Hawak natin kaya Mary! Para medyo ma-feel niya kung ano feeling na may isda sa... Can you kill it? Can you kill the fish? Ayan, so nararamdaman niya kung paano pumipitik-pitik. Yay! Paramdam natin na kunwari siya ng ulit. Yay! You happy? Yay! Yes! Yes! You happy, Amari? Show your smile. So, papakawalan na natin yung isda. So, medyo pagod na yung isda. Ay, hindi, buhay pa rin. So, usually, apakan na natin, pero huwag masyado madin yung apak para hindi siya gumalaw kasi delikado rin. 20 minutes later. Dapat pa namin flies tayo. So yan, so papakawalan na natin isda. So check nyo kung lulutang. Kasi pag lumutang, ito yung masyado nyo matagal yung pinahinga. So mukhang buhay naman yung isda. So buti naman. Kala ko makamatay yung isda. So para kaming bata na tinatawagan ng nanay. Kasi kakain na daw, doon natin order namin. Pero syempre, hindi naman ako masyadong pala isda kumain. So, baboy pa rin yung kakainin namin. So, kahit hindi ko sa pala isda. So, ngayon, kakain na kami. Okay, as you can see, ito yung nahuli. Ito yung nahuli nung ano, nung mga waiter. Nakakaloko ka! So, wala pa kami nahuhuling hito. Sana makahuli kami. As you can see, may mga baboy din. May malitsyon kawali sila kahit isda ang puso dito. So, kain muna kami. So ayan, as you can see, we're practicing social distancing. Pag may mga reunion kayo, make sure yung magkakapamilya, magkakasama, hiwalay sa ibang pamilya. Okay? So kami, dahil mami ko, isang bahay lang, kami yung magkasama, hiwalay kami dun sa kanila na nakatira rin sa isang bahay lang din. So ang maganda rin dito is medyo open kami. So practicing distancing kahit magkakamag-anak as much as possible. Okay?
Bang, galing mo pala dyan ah. So, ito ang aking first personal vlog. Hindi ko talaga ginagawa to. Pero, tingnan natin. Ako ulit si Doc Arky. So, ito ang aking first vlog sa pag-fishing.